Nakita natin nandito sa tabi ng kalsada, hinihingi ng mga konting tulong sa mga dumadaan na mga motorista. So, bigyan natin siya ng konting tulong. Series dito. Magbaba tayo, tulungan natin siya. Taga dito ka lang? Taga dito ka lang po? Saan? Taga dito ka lang po? Araw-araw niyo pong ginagawa to? Hindi po. Misan, dito ko sa Kabagan, sir. Pero taga saan po kayo? Dito, sir. Dito lang din po sa San Pablo? Binuang to, sir. San Pablo po. Pero kayo po taga rito. May nagbibigay naman po sa inyo. Nakakamagkano naman po kayo? Minsan may 200. May pamilya po kayo? Wala po. Sir, wala nang kumagulan, sir. Wala po kayong asawa? Hindi po. Sir, ako po. Walang asawa? Mga kapatid po? Ate ko lang natirahan po, sir. Saan po sila? Trabaho sa San Pablo, naglalaba. Naglalaba. Doon kayo nakatira sa kanya? Araw-araw niyo po itong ginagawa? Siyempre, sir, walang ginagawa sa bahay. Nag-uwalis lang ko sa bahay. Saan niyo po ginagamit yung naiipon po ninyo rito? Pagkakuan ni bibili ng pagkain. Pagkain po ninyo. May bibigay po ako sa inyo konting groceries dyan. So, konti lang, kuya. Pagpasensyahan mo na. Kunin ko lang, kuya. Ito, kuya. Yung groceries ko. Pasensya ka na tayo. Tricycle, kuya, namamasahe kayo? Magkano po pamasahe nyo? 50? Eh di nabawasan pa po yung... kamag-anak nyo po, taga saan din sila? Ate mo lang talaga. Ate mo lang talaga, kayong dalawa na lang po. May asawa na rin po yung ate nyo. May mga anak din. Parang tulong nyo na rin po yung ginagawa ninyo sa kanila. Nag-aaral sila, sir. Nag-aaral. Kwan, mundun. Oo, tama. Sige, kuya. Pasensya na dyan. Nadaan na po kayo sa susunod ulit. Bibigyan ko kayo. Sige, kuya. Thank you. Inabutan natin ng konting tulong kanina dito sa
kahabaan ng highway ng San Pablo Isabela. Kita natin si tatay na nanghihingi ng konting tulong dun sa mga napapadaan ng mga motorista. So ito yung mga galing ng Tugigaraw at sa mga galing ng Isabela papasok ng Cagayan. So nagbabakasakali siya sa lahat ng dumadaan. So kumakaway siya, nanghihingi ng konting tulong. May kapansanan si tatay sa kanyang kalagayan. Wala siyang mga binti, wala siyang mga paa. Nakaupo siya dun sa mainit na semento, mainit na panahon. So, nagbabakasakali lang na makahingi siya ng konting tulong papadaan ng mga motorista or baka may Good Samaritans na makapag-abot sa kanya ng konting tulong. Gaya nga ng sinabi niya kanina, gusto niya lang matulungan din yung ate niya na ang trabaho lang din ay nakikilabada dyan sa San Pablo. At may mga anak siyang pinag-aaral. Kaysa naman daw nakatunga nga lang din si tatay dun sa kanila. So napapag-decide siya na lumabas at sa marangal na paraan eh makatulong man lang siya kahit konti sa kanyang ate. Hopefully sa mga makapanood ng video na to at mapadaan kayo kay tatay na mabigyan din natin siya ng konting tulong or pwede nyo pong idaan dito sa channel na to. So, ilalagay ko po rito yung contact number or dun sa mga gustong magpadala ng pambili ng groceries or gustong ipaabot kay tatay or sa mga kababayan pa nating madadaanan natin habang tayo'y nagbibiyahe, inaabutan din natin sila. Hopefully maraming mga mag-sponsor para mas marami pa tayong matulungan na kababayan natin. Maraming salamat po.